Wednesday to all, kapamilya. Welcome po ulit sa ating daily devotions and good morning po sa inyong lahat. So, ready na po ba kayo? Kung kahapon, ang message po natin is just do the right thing and the rest is up to the Lord. As we learn how to humble down as a leader. Tapos, ano pa yun na gawin mo lang yung dapat mong gawin dahil sigad na ang bahala. Kasi di naman po natin kaya lahat. Minsan, yung maliliit na tanim, hindi pa po natin makikita yung ibubunga nun. Pero, sabi nga, na dapat yung motive natin is with love in everything we do. So, today naman po, maganda rin po yung, ano po kaya ang quality ng isang pagiging leader? So, today, naniniwala po ako na the power of the tongue. Sabi nga po sa Bible, sa Proverbs 18:21, sabi niya po doon, death and life are in the power of the tongue. So bilang isang leader po, lahat tayo pinagbiyayaan ng Panginoon ng dila, the rudder, or the, sabi niya nga, mapakaliit pero napaka-powerful. At ang dila po na yan ay may power po tayo na binigay ni Lord to give life or death to people. Kaya nga po sabi, ang isang leader, kailangan po tayo na nagbibigay ng positive things sa mga tao na under natin. May story po dito. Si Sir Nathaniel Hawthorne. Yan, ang hirap ng pangalan. Alam niyo po ba na isang araw, heartbroken daw po siya at umuwi siya sa bahay nila na anamorong problema. Bakit? Dahil po wala na siyang trabaho. Pero dahil po sa meron siyang asawa na napaka-bless ni Lord para magbigay sa kanya na encouraging word. Sabi nung asawa niya, siguro kung iba-iba yun, sasabihin, eh, paano na yan? Paano tayo mabubuhay sa mundo? Ganyan-ganyan, di ba? Paano na yung mga pabayarin natin? Ganito-ganyan, et cetera, et cetera. Ito pong asawa, eh, talagang leader din po, no? Tapos sabi niya, oh, sinurprise niya yung kanyang asawa. Sabi niya, now you can write a book, sabi niya. Ngit, eh, di syempre yung si Sir Nathaniel, sabi niya, eh, magre-write ako ng book. Eh, paano tayo mabubuhay? Paano yung mga babayarin natin? Sabi niya. Pagkasabi yun ng asawa niya eh, to his amazement, she opened the drawer and revealed a wad of money she'd saved out of her housekeeping budget. So, dito makikita po natin na ang leader, hindi lang po siya positive sa pagsasalita, kundi prepared. Ang mga leader ay prepared. Dito po makikita natin na naka-ready siya. Kumbaga, may vision. Kaya nga, blessed po tayo dahil meron po tayong pastor, si Pastor Arnel. Talagang man of vision po siya. So, meron siyang vini-visualize. Meron siyang naka-ready na pre-prepare niya whatever happens. Kaya po tayo bilang mga leader, hindi lang po dapat napaka-positive ang outlook natin sa buhay, kailangan na nagiging prepared po tayo in any aspect sa sasabihin natin, sa kung paano tayo makakatulong, at kung ano-ano pa. Be prepared, my vision. O, tapos ano sabi nung, di lang bigla yung asawa niya. Tapos sabi pa nung asawa niya, hindi pa po natatapos doon. Positive yung pagsabi niya sa asawa niya. Hindi niya tinignan yung negative na pagkawala ng trabaho. Pangalawa, nakaredy siya kung paano siya makatulong doon sa tao. Bilang leader, kailangan ready tayo na, i-encourage natin, pero hanggang doon na lang, wala na tayong gagawin. So, mayroong gagawin. Pangatlo, ito po pong sabi niya sa asawa niya, I always knew you will write a masterpiece.
So, meron na siyang nakita na ini-aim na ikaw ito, gagawa ka ng masterpiece na libro. Hindi lang siya sa salita, sa tulong, kundi pati sa, kumbaga sa future, futuristic yung asawa niya na to. Which is napaka-importante sa mga leader. Kung hindi tayo nasa-stuck lang sa hanggang dito lang tayo, kundi ano ang next? Ano yung next for the glory of God? O pagkatapos sabi niya, she believed in her husband and because she did, he wrote. At ang leader po, ang unang-una na naniniwala doon sa mga taong binigay sa kanya ng Panginoon na they are a masterpiece for the Lord. That's why they can do great things. Tapos nakakatuwa po, hangkaya po hanggang ngayon, sabi dito na, sa library daw po ng Amerika, makakakita ng kopya na sinulat ni Sir Nathaniel Hawthorne na The Scarlet Letter. Siya po ang sumulat nun, a masterpiece na hindi magiging possible kung walang isang tao na nag-lead sa kanya. Yun may pagmamahal, may paniniwala sa kanya, at kumbaga positive, may vision at naniwala sa kanya bilang isang tao. You have the power to change someone's life. Alam niyo po, bilang mga leader tayo na tinaladhana ng Panginoon, we have the power to change someone's life. Simply by words that you speak, for death and life are in the power of the tongue. So, pakakatandaan po natin yan, mga kapwa leader. Dahil alam ko po, bilang mga nanay, karamihan po sa nanonood dyan, mga nanay, magbigay po tayo ng positive na words, positive outlook sa ating mga anak. Dahil siguro po, ang pinakasusunod talaga sa atin na nililid natin ay ang ating mga anak. At sila po yung mga susunod din na generation na magiging leaders, na magiging true believers ni Lord. Kaya po, sabi nga, gamitin po natin ang ating mga dila to bless them, to encourage them, support them, and believe in them. Dahil po kailangan na kailangan po nila yon. Dikit-dikit po, no? Responsibility po natin yan bilang nagli-lead sa kanya. At bilang kapamilya, naniniwala po ako na hindi aksidente ang message na to para sa ating lahat. Dahil ang Panginoon mismo ang nagsasabi sa atin na anak niya tayo, tutulungan niya tayo, i-empower niya tayo, at syempre, bilang siya na leader natin, naging good example siya sa ating lahat. Kaya tayo rin po, maging good example din tayo sa mga susunod sa atin. Kaya yan lang po mga kapamilya, be a leader! Pray na po tayo! Lord, maraming salamat po sa paalala niyo na kahit napakaliit po ng aming mga dila, may power po yun dahil kayo po yung nagbigay sa amin ng dilang ito. Lord, patawarin niyo po kami sa mga salitang nabitawan namin na nagpakababa, nag-cause ng pagbaba sa aming mga subordinates o mas mababa sa amin na sa mga anak namin o sa mga taong nakapaligid sa amin. Tulungan niyo po kami na sa araw-araw, Lord, sa pagbigkas po namin ng mga salita, na magbigay po yun ng buhay, na magbago ng buhay, Panginoon, sa ibang tao. Lalong-lalo na po sa mga mahal namin, sa mga anak namin, sa asawa namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging blessing ang bawat bigkas ng salita sa aming bibig. At maalala po namin, Lord, that you have given us the power, Lord God, and help us, Lord, to use our tongue wisely. Bago po nawa kami magsalita, Panginoon, sa araw na to, maalala po namin na
magbigay po kami ng, kami po ay leader na pinili niyo. Tulungan niyo po kaming magbigay ng magandang salita, mag-support, mag-encourage, maniwala sa mga tao na ibinigay niyo sa amin, at maging good model po kami sa kanila. Lord, tinataas po namin lahat ng mga leaders, Lord God. Lalo-lalo na po mga leaders sa church namin, Panginoon. Naniniwala po kami na hindi po coincidence na sila po ang itinaladhanan niyo. Kaya nga po, Panginoon, kahit po sa mga leader namin na tinitingala namin sa bawat, sa barangay, sa city ng Baguio, Lord, sa buong Pilipinas, tinataas po namin sila sa inyo, Panginoon. Nawa po, sa bawat panalangin namin sa kanila, magbigkas po kami ng biyaya, ng buhay, at makita po namin, maniwala po kami, Lord, na you have heard our prayers. We love you, Father God. Maraming salamat po sa paalalang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po!